Marahil, nagtataka kayo ngayon at nagtatanong, saan nga ba nanggaling ang karapatan ng kalikasan o rights of nature? Paano nagkaroon ng karapatan ang kalikasan? May dalawang pinagsimulan ang konseptong ito. Una, mula sa faith o sa ating pananampalataya. Nang gawin ng Diyos ang ating mundo, kasama sa nilikha niya ang kalikasan. At bawat nilalang na nilikha ng Diyos ay naaayon sa kanyang kabutihan, katalinuhan at pagkatao. At dahil dito, dapat nire-respeto ng tao ang kalikasan upang mapanatili ang kaayusan ng mundo. Hindi nakalalamang ang tao sa kalikasan dahil nilikha ng Diyos ang tao at kalikasan ng patas at pareho. At ayon sa Web of Life, ang tao ay bahagi ng kalikasan. Kailanman hindi kayang mahiwalay ng tao sa kalikasan dahil bahagi at kailangan ng tao ang lahat ng ito. Ang pangalawang pinagmula ng rights of nature o karapatan ng kalikasan ay science o agham. Ayon sa science, ang buong mundo at lahat ng buhay sa mundo ay nagsimula sa isang single-celled organism. Ang kalikasan at tao ay nagmula sa iisang celled organism. Makikita na nagsimula ang tao dito sa Cenozoic era. Ang tao, sa paglipas ng panahon, ay nag-evolve into a more complex one. Ang rights of nature o karapatan ng kalikasan ay napapanahong pagmulat sa tunay na nararapat. Muling pagkamulat ng tao sa kahalagahan ng kalikasan sa kanyang buhay at sa buong mundo. At ang pagtanggap sa katotohanan na hindi lamang tao ang may karapatan sa buhay at sa mundo, pati ang kalikasan ay may karapatan. Ang kalikasan ay may karapatan dahil ito ay nilikha ng may buhay at may silbi sa mundo. Hindi tayo angat o nakalalamang sa kalikasan. Pare-pareho lamang tayo ng pinagsimulan. Binigyan ng buhay upang gawin ang nararapat sa mundo. Lahat ng may buhay ay may karapatan. Ang kalikasan, dahil may buhay ito, ay may karapatan din. Ang rights of nature, karapatan ng kalikasan.